we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Okay, so... na explain or not salamat sa chapter final, chapter 4, particularly chat, we pray to malalim again, but tulad last week final, tulungan yung huwag isa, makuha namin ang napakalagdang minsan ay chapter nito, Lord, parang yung glory, Panginoon, sa lahat ng itong bagay pa, na of course, itong bagay walang kwenta, Lord, sa kung gahamping sa inyong glory. So I pray, makuha namin ito, Lord, therefore, kaya yung maglingkod ng walang mangyay, ng matapatan sa inyong Panginoon. So, in Jesus' name, pray. Amen. Okay, mawala na akong bati. Pinapot na ka pa. Church. Anyway, good afternoon sa lahat. Title po nito is Eternal Weight of Glory. May tarapin niya kanina. Ang sabihin na, alam niyo eternal? Sorry ah. Ano yung sa eternal? Walang katapusan. Ano yung sabihin ng weight? Sino mo pero weight dito? Ako po ay nag-aaral ulit. Nag-measure ulit ako eh. Saglit lang talaga. Tsaga lang. Sa araw lang. Paggabi. Susubo na lang ako. Para lang walang ano. Walang hindi masabi. Hindi ako kain. Dahil sa akin pala yung ano, topic natin. Ulam. Abawas agad ako ng almost 1 kilo eh. Maniwala ba kayo? Nahalata niyo. So, weight. Sabihin, bigat. At ang ibig sabihin ng bigat spiritual eh, obviously, tsaka figuratively, ibig sabihin. Anong kailan lang, half last Sunday, di ba? Nalala niyo isang point natin doon. Isa sa mga points natin doon is yung mga tatay na maayos, godly ay, ano? Mabigat yung sinasabi nila. Ibig sabihin, may bigat. Ano sabihin nun? Example, si Stephen, nari lang. Ben, ako na naman. Na, sinabi Stephen, ah, ganyan yan. Nari, ano ba? Ang sinasabi mo madalas, Stephen. Ah, ganito gawin natin, ganyan. Ah, sinabi naman ni DM. Ano magandang topic dyan, nari. Nice, all winning, ganyan. Ay, dapat ganito, ganyan. Ah. Eh, tanongin natin si Pastor. Diba, ganun, madalas eh. So, may mas bigat yung salita mo. Ano yung sabihin ng may bigat? Ibig sabihin, may dating, may... Hindi mo ko yung asiksaktong word eh. May halaga. Tama, parang ganun. Tapos, pinakikinggan. Okay? So, medyo ano yung weight eh. Kasi alam natin yung weight. Kahit mga bata, di ba? Gab-gab. Yan, anong weight niyan? Mabigat ba? Huwag mo i-ganyan-ganyan kasi madidistract ka. Makinig ka lang. Lagay mo na dyan. Sinabing weight, madalas, actually, karamihan ng bagay, mas, hindi lagi ah, pero karamihan, mas mabigat, di ba? Pag may regalo, inaalog-alog nyo, ay, mabigat to. Siguro, ano to? Yung pala, puro buhangin. So, madalas, pag mabigat, mas mahalaga. Again, hindi lagi. So, ganun din sa mga ginto, binitimbang yan, di ba? Kamaya, puntaan natin yan. Ito kasi last chapter, ang pinaka pinag-usapan natin, naalala niyo yung ano, commendation, glory, and liberty. So, mag-overlap ngayon yung glory. Pag sinabing glory, ano yung alitian? Kailan lang, nanalo na naman daw yung ano. Parang nilalaro lang sila sa NBA, no? Kasi si ano, pag bumitaw yun, parang pasok na eh. Parang ganun na yun eh. Kaya naano ko rin yun. Kaya hindi ako nanonood yan. Kaso kahit di ako nanonood, nakikita ko eh sa newsfeed kung saan. Eh binabang ko si Kerry, nakaganyan. Siyempre, makakaano yung kalaban. Pag pinasok na eh. Kahit anong bato, pasok eh. Ito ba nasabi yun? Yung
Yung glory, yan, di ba? Glory, panalo na naman. Ilang championship kaya yung mga meme. Yung mga meme. New speed, gano'n na naman. Inakumpara na naman si Kerry kay ano, ay Jordan. May panahon pa namin yung Jordan na yun. Basta ba kayong masaya? So masaya tayo this week, di ba? Kasi makakasama na naman kayo. Tapos, pay natin yung ating sponsor, ha? Mabait eh, no? Salamat. At hindi tayo masyadong may bigatan. Ala ko, so magsosolo tayo eh. Pero, yan. Ano di? Tung sa kanila talaga. Hindi, kilala naman sila di, pati yung mga bills sa kanila na karami. Pero may problema ang konti nga daw doon, yung hatian, yung sinasabi nila. Hindi lang problema ang legality, ang problema yung hatian, kasi nagsakupan daw yun eh. Kailangan ipa-survey. Madali lang daw yun kung may kilala ka sana. Issue kasi yung barangay captain daw doon, kapag-anak, kasi sila-sila yung ano doon eh. Medyo nasakop sila. Ah, wala naman. Yung ano lang, yung tabi nila. Yung boulder lang. Yun din yung ano. Sige. Wala naman tayong ano pa doon. Again, hindi naman tayong maasa doon. Pero, tama rin yung kasi nga, inaayos natin eh. Nag-pray lang natin. Pero so far, nagkakwento kami ng isang gabi. Maganda yung ano nila. Alala niyo yun, oh. Iba talaga yung tayong topic eh. Pero, sinong napunta na rin tayo doon? Hindi, saka na yun. Ita-topic natin sa linggo, tingnan natin, ha? Kung sinong pagtitiwala mong tao. Okay ba yun? Pasok na naman yung mga young people dyan. Lagi naman eh. Okay, so tuloy natin to kasi 18 verses to, pero napakamalaman. So yung chapter 3 nga, yung commendation, na ano natin yung mga... Sino magaling? Sino magaling? Eh sila, sila yung nag-ano, kamutan ng likod. Ibig sabihin, magaling kayo. Pagka ano namin kayo. Kaibigan. Pero hindi ganun, di ba? Last week, kung naalala nyo. And then, yung glory din. Medyo tumagal tayo. Review natin ng konti kasi kasunod dyan eh. Yan, spirito naman ng Diyos. Okay? Si Moses, ang Old Testament, kinukumpara ngayon sa panahon natin. Ibang klase po ngayon. Kasi yung mga tabernacle nila, yung tabernacle nila, nandiyan na, katatapos ko lang sa tabernacle na naman. Inisa-isa, kung ano ginawa, materials, inuulit pa ulit. So, pero yung pala, hindi naman yung totoo eh, sa lupa lang yun, ang tabernacle, di ba? Tapos tayo sa Hebrews, nasa langit. So, ganun din po yung, mainit ba? Mainit, buksan yung ano. So, kaya yung New Testament, pwede mo ikumpara sa Old Testament pero ano mo lang, times 1,000 mo siguro, parang gano'n. Kasi ganun po yun eh, kaya napaganda nung sa New Testament kasi tayo nililid ng Spirito ng Diyos at nabanggit po dyan yung liberty nga, kaya napag-usapan natin yan last week. So, ngayon, ang ano ngayon, liberty. Alam nyo ba yung usapan ngayon sa, lagi ko naman nasabi sa inyo, yung mas na yan eh. Ngayon, parang ayaw nilang bitawan yung virus. Ang ganda yung isang meme na shinel ko, di ba? Alam, ganun na usapan lagi. Sabi, yung ano daw, nung una, yung vaccine daw, gusto nilang iligtas yung mga tao dahil sa vaccine. Pero ngayon, parang gusto nilang iligtas yung vaccine laban sa tao, parang ganun eh. Kasi ayaw nilang bitawan eh, wala na nga eh. Yung mga tao, alam na nila, niloloko na tayo. Lagi pag tinitingnan ko doon, kasi nga, minsan ayoko na mag-commit eh, lalike lang ako. Pero nagko-comment ako kasi nga, ang dami pa rin naloko. Para makatulong man lang, kasi ang labanan talaga yung information ngayon. Kaya nga ito, ginagawa rin natin ito. Yan ang labanan. Pag yung katotohanan tinatago, sinusupress, kawawa yung mga tao. Pagalingan na lang ng manipulation yung mga may kakayang mag-manipulate. Pero pag andyan ang totoo, hindi sila makaporma. Tandaan nyo yan. Kaya, yun, may kalayaan tayo sa mga bansa na spiritually wicked na sila, yun yung madaling lokohin. Eh, madami naman yan. Pero, kung nasa na spirito ng Diyos, obviously, yan ay Bible, yung pinag-aaralan, yung salita ng Diyos, kilala ang Diyos, tinataas ang Diyos, kung saan mang lugar yan, sabi, may kalayaan.
Kaya tandaan nyo po yan. So, ngayon, kung tatanungin nyo ako, basta malapit na ba end times? 7 years na pinag-aralan, parang hindi pa rin eh. Kasi nga, lumalaban pa tayo yung mga Kristiyano. Pero konting ano na lang yan, konti siguro sa mga panahon ni, ano, yan, sina Shana. Yan, sina Jared. Yan, hindi ko rin alam. Kasi nga, pag hinapit nila yan, kahit may mga lumalaban sa kanila, sinusuppress po yung boses natin eh. Ibig sabihin, kahit supposedly free speech, hindi nangyayari. So, yun lang gusto sabihin sa review last week. Kailangan magpalid tayo sa Diyos. Pero natagal lang pala tayo, no? Last week, 55 minutes. Kaya yan. Tapos natin ang 4:30 to. Kaya sabi dyan, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord. So, yung topic pa rin natin, the glory of the Lord. Are changed into the same image from glory to glory even as by the Spirit of the Lord. So, kung naalala niyo again, last week, huwag ka magmamadali. Okay, yung iba, nagmamadali siguro, magpapabida, spiritual ako. Unti-unti lang, habang dapat nililid ka ng Spirit ng Diyos. Again, Spirit ng Diyos, pwede mong isummarize yung Bible. Ito yon. Yung marami kasi dyan, puro, at again, yung mga nagsimula ng church, karang mo, spiritual, malaki agad, pero may nagpopondo pala sa kanila na hindi naman maka-Diyos. So, hindi tayo nagmamadaling lumago. Kung may gusto kang madaling lumago, yung sarili mo, basa ka lagi nito, mabilis yung lalago. Hindi ba yun? Hindi ibig sabihin na matagal na sa church ay malago na. So ito na, umpisa natin. Kasi nag-umpisa to. Itong verse 1 pa lang po, napakalalim na eh. Kaya explain natin ang gusto ha. Sabi dyan, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Okay? So ano ba yung ibig sabihin ng receive? Have this ministry. Ano ba yung ministry? Lahat ba ng tao gusto sa ministry, nasa ministry? Yan lagi siya sabi ni Pastor eh, na privilege talaga na nasa ministry ka, lalo yan, sa ministry. Kasi iba, kahit gusto, hindi pwede. Eh lalo tayo, medyo mas strict lalo tayo. Ang pastor sa atin dapat, syempre, isa lang asawa at isa lang talaga. May mga anak, yung iba, di na sinusunod dyan. Mga binata ay nakapagpastor. But anyway, yung babae, syempre, pwede na mag-support. So, iba kahit gusto, yung iba naman, kaya tandaan na, naloko sila ng kultong, ano, mahirap na silang umalis. So, kaya nagpapasalamat ang si Paul dito, tayo rin. The fact na nasa maayos kang church, tiyak mo ang kaligtasan mo, tapos pinipreach natin, malakas ang loob natin, di ba? Kasi wala namang magsasabi sa atin dyan na, huy, parang last Sunday, di ba? Parang baluarte pala na iglesia ni Manalo doon. At tayo pa kailan kasi kausapin natin yung may pag-usap sa atin. Eh yung ano, bata pa nga nung si ano, di ba? Hindi, iglesia po kami. Okay lang yan. Hindi nyo alam yung sabihin yan eh. Di ba? So the fact na nandito ka sa church na to, kailangan magpasalamat ka. Yun ang tama mong gawin. Amen? Huwag kayo tinatamad-tamad. Kaya lalo yung sinasabi kanina, medyo napansin ko, yung awitan natin, kulang, inokulangan ako. Hindi ko alam, pagod ba kayo? Bakasyon yun eh. Ano ba? So, konting ano. Kasi kaya ako, hindi dahil pastor ako, pero nasanay din po ako sa rock and roll. Kung hindi ko naalis sa sarili ko yun, tatama rin talaga ako dito. Naintindihan niyo ba yun? Kasi sanay ako ng ano eh, makabago. So, siguro kayo din. So, bigyan niyo ng konting weight din kasi ito yung mga maayos na kanta, awitin. Lalo na pag yan, inaawit niyo, hindi nyo naintindihan. Intindihin nyo, aralin nyo kung ano yung sabihin nyo. Lahat siya maganda, ibig sabihin. Okay? So ngayon, nandito tayo sa ministry. Bigla niya siningit, as we have received mercy. So yung sabihin lang po nun, wala tayo sa ministry kundi sa awa ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Hindi basta-basta yan. Okay? Para makarelate lang kayo, anong magandang kumpanya magtabaho? Saan mo gusto magtabaho ba? Hindi, inaalam. Alamin mo, ikaw. Hindi mo pa alam. Ano ka ba? Nurse. Ka nang mag-nurse? Hindi. Ang hirap yan. Ikaw, Chelsea. Ha? Hindi mo pa alam. Alamin nyo na. Ikaw, Yesha. Magtanong tayo. Hindi naman masamang meron ka ngayong desire na target. Hindi naman masama yan, katulad ng nurse. Bayaan mong i-challenge ka ng ibang tao. Ganun lang yan. Ikaw, bad.
Hindi mo pa alam. Ikaw, Desiree. Ba't hindi mo pa alam? Ikaw, Christian. Gusto mong tabaho? Ayaw, no? Christian. Ay, tito, no? Masa mo gusto mong tabaho? A gadgets. Lalaro ka. Na. Sa? Sa? Hindi mo paliwan. Company. Kasi ngayon sa panahon natin ngayon, yan ang malalakas ngayon eh. Kasi po, nung panahon na ngayon, kapitalism, okay naman yan. So, ino-organize yan sa mga private yung companies. Ibig sabihin na parang business. Hindi lahat na nagbebenta ng bigas, pare-pareho, kunwari. Lalo ngayon, naaral niyo yan, si Stephen, naaral niyo yan eh. Kasi sa YouTube, madaming mga ano dito eh. The more na maganda yung company, mas profitable sa kanila, profitable din sa'yo. Ibig sabihin, yayaman ka, ganun lang kasimple yun. Ano ha, again, hindi yan sigurado lagi, pero mas malamang. Okay? So, targetin nyo na maganda company kung naasal ako sa medical talaga. Pero, IT ngayon yan. Ano nga, si, ano nga, sa telco. Hindi naman sa ano, pero talagang ano yan. Sabi nga nila is, ang term nila? Stable, profitable, luxurious ba yun? Ibig sabihin, basta naglo-load yung tao eh. Kaso ikokompetensya daw tayo ba niyan eh, ni Google, ni Facebook, tsaka ni ano. Sila na daw magpo-provide sa buong mundo. Hindi mo alam, di ba? The US may Starlink na eh. Who knows? Hello, anyway. Targetin nyo kasi the more na maganda yung pinagtatrabahuhan nyo, ganun yung pamilya nyo. Diba, pag binabasa nyo yung Bible, bakit mayaman tong mga to? Paulit-ulit yun. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sana nagbabasa kayo. Si Jacob, si Abraham, pinagpala yung kanyang household, sabi niya. Sabi nung mga ibang tao sa kanya, kay Jacob, diba? Naobserbahan ko. Ang bihira ka pag andito ka, pinagpapala ako si Laban, sabi niya, di ba? Pinagpala ako dahil sa iyo eh. Ganun dapat. So, ganun din naman, pag nasa tamang church ka naman, pagpapalain ka rin. Again, depende nga sa ano, pero tayo, ang focus natin spiritual eh. Pero salamat nga kahit na paano tayo pinagpala dito, alam niyo ba yun? Mga kwento ng mga dating pastor, talaga napakahirap daw. Ewan ko rin kung ito. Hindi. Totoo naman. Pero napakahirap. Anong gusto sabihin? Yan. So, spiritually, sa church, iba naman sa inyo dito, siguro mahuhuli. Yun naman ang problema doon. Kung may tatamad-tamad kayo, ilang sigaw ko na dito, tapos kayo, ano pa rin, tandaan niya, mahuhuli naman kayo. So, supposedly, pinagpala na kayo, kaso masyadong mabilis kami, nahuli yung iba, ayaw makinig, ayaw mag-memorize, ayaw, mahuhuli rin kayo. Ngayon, ganung ano, okay na rin kayo sa ibang church. Okay na rin yan, wag lang sa, ano, basta Baptist. Lumipat kayo, pastor, di kita masundan eh. Ang bilis nyo sa pag-aaral, tsaka sa, actually, nanghihintayin ko naman kayo, makita ko kayong, ano pursige. Okay, so ulitin ko lang ha, pinagpala daw tayo, nagpapasalamat siya kasi nilagay siya sa ministry, si Paul ito. Dahil una, siya ay nag-receive ng mercy, kasi kinaawaan siya. Alam niyo naman si Paul, di ba? Loko-loko siya dati. Kasi ngayon, grabe yung ministry niya, so ganda, saya. So kasi kinaawaan lang siya. Pero pupunta tayo dito sa ngayon, sa anong gagawin natin doon? So unang point dito, sabi niya, we faint not. Ibig sabihin, huwag kang tatamad-tamad. Eh, pastor, di ba, yung Sabado, nakita ko kayo, pagod na kayo, okay lang, magpahinga. Di ba, pero hindi yung next Saturday, hindi ako babalik dyan. Dadahilan ako, masakit ang ano ko, kuko ko. Ano. Man, ganun din, sa pag-aaral ngayon, inaantok ako, last Thursday, 55 minutes, baka ngayon. 1 hour and 50 minutes. Ayoko na yan. So, huwag kayong, ano yung faint, tatamad-tamad, hihina-hina. Okay, paano daw tayo hindi manghihina?
Pag naalala mo na kinawaan ka ng Diyos, salamat nga, nasa ministry kayo, iba. Di ba pag mag-soul winning tayo, walang idea sa buhay nila. Anong gagawin ko? Hindi ako ligtas. Niloloko ko ng church ko. Pastora. Ano ba? Puro kalokohan. So magpasalamat ka, huwag kang inahina. Pwede naman magpahinga saglit, tapos go again. Amen? So, ano, kaya sabi dito, pero ito, gusto ko lang sabihin, hindi ibig sabihin na you have deserved mercy, maglolokoloko ka na. Okay? Ito yung next point eh. Kaya sabi dyan, kaya salamat sa Panginoon, ginawaan ako, nilagay pa ako sa ministry. Alam niyo ba yung ibang sa ministry kasi nagbabasa-basa ako, kahit mga Baptist na sira ulo na din. Ngayon, naiintindihan kung bakit. Kasi nga, pag nasa ministry ka, kana, pastor ka, ganyan. Yung iba kasi, yung mga matinong tao, ha, automatic, andun yung paggalang eh. So ngayon, siguro na pumunta sa utak nila. Dali lang pala mang uto eh. Sige, pauto kayo sa akin. Siguro, ganun, no? Kaya nagsira ulo na rin. Sabi nga sa inyo, iba is, basta may mga, hindi naman lahat ha, hindi naman ganun karami actually, ina-exaggerate din ng iba, pero yung iba, sira ulo talaga. So kaya sinasabi ni Paul ngayon dito, dahil ako yung naka-receive ng mercy, salamat, nasa ministry ako, hindi ako hihina-hina. Hindi lang yun, sabi niya, but have renounced the hidden things of dishonesty. Naalala ko tuloy, ito yung ginamit nating verse sa, wala pa siguro yung iba dito, pero mayroon tayo yan, April to 2020, andito naman kayo nun? Wala pa, no? April 2020, wala pa. So ito yung aming text, ang title nun is, nakalimutan ko tuloy, Commending to the Conscience. Pwede yung i-search kasi pwede yung ulitin niya siguro after how many ano. So pero ang sinasabi lang niya dito, gusto kong maging honest. Dapat tayong honest. Alam niya honest? Honest ka ba, Stephen? Ikaw, Peter, ano yung honest? Totoo. Diba? Hindi yung dito, kunwari, banal-banal ka, ang ganda ng suot mo, yung mga babae, nakapalda, maganda, mga lalaki, maayos ang salita. Paglabas mo na dito, ano ka na? Yung tanong. Diba? So, lalo pa yung mga bagay po na kaya mo talaga itago, kunwari, nakikinig ba talaga kayo? Nakatingin kayo sa akin. Ako, nagpapasalamat, dito kayo, pero sana, nakikinig talaga. So, alisin daw niya, inalis niya yung sarili niya, yung dishonesty. Lalo mga adult, kasi alam natin yan eh. Minsan, yung iba nga, nabuhay na sa ganyan, panluloko ng tao eh. Alam niyo ba yun? So, inalisan niya yun. Not walking in craftiness, hindi ako manluloko. Nor handling the word of God deceitfully. Yun ang sinasabi natin last time, no? Na, yung ating seminar sa King James, di ba? Yun ang sinabi natin, siguro iba sa akin, hindi naniniwala eh. Hindi naman sila manluloko. Hindi naman manluloko. Ba't nila binago yung Bible? Wala siguro, pastor, ikaw lang nagsasabi niyan. Eh, bata ka pa kasi. Kahit yung sinasabi yung pandemic na yan, talagang, I believe, talagang lokohan yan eh. Oh. So, anyway, kaya sinasabi niya, kung ligtas ka, nasa ministry ka pa, iwanan mo na yan. Pag sinabi palang renounce, talagang tinatalikuran. Okay, dito lang ginamit niya sa King James, yung renounce. Ibig sabihin, madalas ang ibig niya sabihin sa, ano, ako dati, you have renounced Christianity, anong sabihin nun? Dati naniniwala ako dyan, pero hindi na. Ibig sabihin, tinalikuran mo na. Sabi, dapat ganun tayo, amen? Hindi yung Christianity, ha? Yung mga kasalanan, talikuran mo na. Hindi mo kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. Okay? Yung mga craftiness, honesty, again, sinungaling. Amen? Kunwari, nagbabasa ka, di ba? Kunwari, hindi naman pala. Nag-pray ka sa ating prayer, ano? Prayed na po, hindi naman pala. Diba, di ka pa rin nag-ano? Norhan, di yan nga, yung word of God mismo, niloloko nila. Ang daming ganyan. Pinag-aralan natin yung ibang mga kulto. But by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So, isabihin lang, ayong kabaliktaran nun, yung panluloko, ang pinapakita ngayon natin, totoo. Kitang-kita. Si, alam niyo yung mga pari nga, namanggit sa inyo dati, di ba?
banal-bala niya pag jump pag ano, wala na yan. Maggabi daw. Ano nung pinaggagawa nun. So sa atin dito, anytime pumunta kayo dito, dito si Pastor, amen? Hindi ako pag nagsawa akong magpakabanal, aalis naman ako, papakasira ako. Hindi ganun. At pakita natin na honest tayo. At sabi dito, yung point namin sa preaching last, ano nga, last 2020, paano may papakita yun? Pakitan tao lang? Kasi pwedeng lungoyin yung tao, pag ganito, banal, ito yung salita, ito yung jargon mo, ito yung mga salita mo, praise the Lord, pagkaharap mo yung kapatiran. Kaya hindi gano'n, sabi dito, commending ourselves to every man's conscience. Paano mo papakita sa konsensya nila na totoo ka? Yun ang mahirap. Okay? So, pero matututunan nyo po yan. Matutunan nyo yan at dapat nyo matutunan. Ibig sabihin lang nung kahit anong angulo mo, katulad niya, tinanong kita, bakit ka late? Salamat, umatin sa church, di ba? Pero huwag ka na magsino, bakit ka late? Ay, ano po eh, may traffic po dyan eh. Or something, di ba? Ba't ka wala? Ganyan. Simpleng bagay po, hindi natin kailangan magsinungaling, napaliwanag ko na sa kahit anong pagkakataon. Huwag kang magsinungaling. Kung may mali, mali. Mas alam pa ng tao na makatotohanan ka pag ganun ka. Amen? Sana nakikinig kayo. So, kasi nga, sa konsensya nila tayo, nagpapakita ng ating purity at sabi pa dyan, sa harap ng Diyos. At ang Diyos ay alam niya lahat. Okay? So, dinitali pa namin yun nung last April 2020. So, pwede niyong i-look up. Anyway, so ito po yung madalas i-kinukot, no? Itong dalawang to, pero especially yung three. Anong sabihin dyan? Pakibasa nga po, ready, go. But if our gospel be him, it is he to them that are lost, in Lord, whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine. Okay, so ganito po yan. Eh, alam nyo naman si Paul, soul winner yan, masipag. Kasi sabi niya, so dapat ba lahat at lahat ng tao makakita ng gospel? Ibig sabihin, matatanggapin yung gospel, lahat ba? Kasi grabe yung konsensya nila, pure sila, pinapakita nila, masipag sila. So lahat ng tao ngayon, makakaunawa, tatanggap sa Panginoon, ganun ba? Hindi, di ba? Kasi kahit pinapakita nila yan, sabi dito, may mga tao pala, kahit sa inyo siguro, mga hindi nakikinig, kung hindi kayo nakikinig, yung iba dito pinagpapala na, natututo na, iniipon na yung knowledge, yung iba sa inyo, hindi. Kasi nilalabanan nyo. Kaya pag nag-soul winning tayo dyan, iba naman, so obviously sa iba, sa labas, kung hindi pa ligtas, nilalabanan lang yun. Ganon din kayo. Kung ligtas na kayo naman, yung ibang bagay, hindi nyo matutunan kasi nilalabanan nyo eh. Ganon po yan. Sa church, ganon. May mga matagal na sa church, pero pagdating, yun sabi kasi ni Pastor eh. Sabi niya, pagdating daw sa giving, parang wala, hindi maramdaman. Parang ito, kasi may mga member na doon, mga consistent na umaten na, dapat tataas yung offering eh, syempre, di ba? Pero hindi daw. So, siya nagsabi nun, ibig sabihin, malago sa ibang bagay, at least umaaten, pero hindi lumalago sa ibang bagay. Okay? Kaya sabi dito, balik tayo na lang muna sa unbeliever, okay? But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So, anong sabihin? Ibig sabihin, hindi nila makita. Parang tinatago sa kanila, hindi naman. Pinapakita na nga natin eh. Ito yung dapat, ito yung katotohanan. Hindi ko pa rin makita kasi nga sila daw, according sa verse 4 ay naloko sila ni Satanas. Si Satanas po yung God of this world, no? Sabi dyan, blinded. Nakakita ka ba ng blind? Na-blind ka na ba? Sana naman hindi. Pero may kilala kasi kami. Ganun, ayan, ganyan mo, di ba? May nakikita ka ba? Andito ako eh, kaso na hindi gumagana mata. So ganun kinukumpara yung mga tao na naloko ni Satanas. Andiyan na, hindi makita, hindi maintindihan. Okay, guys, unless the light of the glorious gospel of Christ, which the image of God, should shine unto them. So, ang kailangan kasi makita ng mga tao hindi ligtas, si Kristo ay Diyos, tagapagligtas, at kaya niya magligtas. Ba't hindi makita ng ibang tao yun? Si bulag. Ito yung ginagawa niya ni Paul. At tayo din, for we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord and ourselves your servants for Jesus' sake. So,
Ganito pa, kaya ito, lesson naman sa soul winning, siguraduhin mo, kahit dito, pag nag-preach ka dito, siguraduhin mo huwag kang mayabang ang preach mo si Jesus. Nangyayari po yan, maniwala kayo, sa kahit sa mga lumang pastor na, matandang pastor na, ewan ko ba naman, siguro kinukulang ng confident ba? Confidence. So, gagawin nila ngayon, bago yan mag-umpisa, magpapakitang ano muna yan. Alam niyo po, yung ganito kami, ganyan kami. As if hindi pa sapat yung katotohanan. Kasi iba kahit hindi nga ganun, nasabihin yung ganun. Para, siguro, kasi pag bagong acquaintance yan, hindi ka magitiwala eh. So kaya mag-iaya mo ng konti. Nasabihin lang kahit nasa gitna na, yabang pa rin. Kaya minsan, mahalata mo yan. Again, kung lumalago ka, mahalata mo yun. So anytime na yan, mag-soul winning kayo, hindi nyo kailangan i-preach sa sarili nyo. Amen? Mas atin din minsan, nagpapakilala kami. Aga-ganito po kami. Natin kailangan ano yun. Okay niya, kung hindi sila magtiwala sa atin, mukha tayong gusgusin sa harap nila, nasa kanila na yun. Kaya minsan nga kasi, yung pride natin, tsaka yung ano, alam nyo ba, bukod sa soul winner kami, taga-PLDT kami, ay, dapat kanina pala ako nakinig sa'yo eh. Wala na sila dun. Amen? We preach not ourselves, but Jesus Christ and ourselves servants. O ganun po yan. Ito na, yung magandang verse na naman. No? Sabi diyan, bakit daw ang Panginoon ang dapat nating i-preach? I-manifest natin yung glory ng Diyos. Okay? Pero intindihin na natin iba, bulag. So, hindi tayo dapat mag-faint. No? Eh, sabi diyan, for God who commanded the light to shine out of darkness, malalim to eh, no? Had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, unahin po natin yung ano ha. Meron kasi dyan tatlong bagay na pinagsunod-sunod eh. Na lahat maganda pero pinagsunod-sunod. Sa tamang order naman. No? So una, syempre yung glory, tagumpay, di ba? Kaya sabi dyan, knowledge of the glory. Sabihin, kailangan maintindihan mo yung glory. Kung di naman, di wala. Ibig sabihin, yung yun nga, yung iba, bakit mas maganda sa malaking church, kahit compromiser, kasi kala nila, oy, maganda, marami kami. Ito ang glory. Hindi na intindihan yung dapat nila maintindihan. So, pero kaso may light pa. So, kaya naging light of the knowledge of the glory. Ang sabihin nun, again, yung glory sa tagumpay or kaluwalhatian, maganda, glorious. Kailangan mo maintindihan yun. Pero yung light ngayon, ano naman yung light? So, dapat makita. Maliwanag. So, saan daw nang gagaling yun? Baliktad yung approach natin ha. Sabi dyan, sa face ni Jesus. Ibig sabihin, ang glory talaga, kung di mo kilala si Jesus, wala ka rin. Hindi ka ligtas, sigurado. Bali, wala. Okay, so ulitin natin ha. Yung glory nang gagaling kay Jesus, kailangan maintindihan natin yon at mag-iilaw yon. So, pero ang tanong, paano nag-iilaw yon? At saan nag-iilaw daw sa puso nyo? Andan nyo ba? Ibig sabihin, kaya pag napunta ka sa church, naligtas ka, paano ka naligtas? Paano ka napunta sa church? Napaka-importanting tanong niya na dapat mo masagot. Kasi sa atin, ganun eh. Pag hindi naman natin yung mas maganda dito. Ano pa ba? Malaki kami, marami kami. Hindi tayo ganun ang method natin eh. Share lang natin salita ng Diyos, invite natin, and then, mahala ka na. Kaya ang inaasahan ko kasi, ganito. Ang Diyos ang magpakilala sa'yo, sa puso mo. Gagamitin lang yung salita ng Diyos. Kaya kung anong itsura ko man, pero salita ng Diyos, pinipreach ko sa'yo, nawain yung magningning sa puso mo. Ibig sabihin, tama nga yun. Kaya ako nasa church, tumagal ako sa church, salamat sa Panginoon. Ngayon, naglilingkod ako sa Diyos. Kasi, naintindihan ko yung kaluwalhatian ng Diyos. Intindihan ba? Amen? At, balik tayo sa pinakayumpisa, ang nag-umpisa doon ng Diyos. Kinumad niya. O yan, pakita mo kay DM yung kaliwanagan ng salita ng Diyos. Nakita niya ngayon yun. So ngayon, naintindihan mo. Tapos, ang glory na hinahanap mo ngayon, yung glory ng katotohanan tsaka ni Jesus. Okay? Sana nakuha niyo yun. Masali, replay niyo na lang. Okay. So ngayon, hindi pa natapos yun yung kaninang glory na sinasabi. Ikukumpara na naman niya sa isang bagay, no? So, kasi ganito po yan. Ako, wala naman ako dyang kayamanan. Kaya, may konti lang ako dyang, ano. Isang ayos lang na
Lalagyan ng pera kung wala naman masyado. At least may luck. Alam niyo, yung maraming pera, anong gagawin niyo? Bibili pa yan ng mamahalin ding luck. Ang tawag doon, safe, di ba? So, safety box. Kasi kung marami kayo ilalagay dyan, dapat matindi rin yung box, di ba? Kasi yung mamakuha yung nasa loob. Kasi napakalaga. So, yung mga bangko, kung napunta pa sa bangko, ewan kung ganun pa rin yan. Pero malamang mayroon silang mga ganun. Ano naman tawag doon? Vault. So, ganun po kasi ang normal. Pag mahalagang bagay, pinoprotektahan mo, ilalagay mo sa mas matindi pang ano. Kaya pag meron kang, tinitingnan ko sa Ace Hardware tsaka sa USM, yung mga safe na ganyan, syempre mura, mura lang. Pero pag mas matibay, yung safe pa lang, mahal na eh. So, yung lalagay mo doon, siguro dapat at least 100,000 man lang na andong. Kasi yung safe pa lang, nasa 8,000 eh. No? Anyway, so, pero ito yung problema. Yung irony. Alam nyo, irony, parang baliktad. Yung pinag-usapan natin yung glory kanina, grabe ito eh. Yung glory ng Diyos. Pero sabi dyan, bakit nga ba saan nilagay ng Diyos yung glory niya? Saan niya nilagay? Sa puso natin, tsaka sa yung salita ng Diyos, saan niya nilagay? Nabanggit natin ito last time din eh. Sa, diba nilagay niya saan? Pwede mo bang ano, kahit saan malaman lang yung salita ng Diyos? Naalala mo yung last time na sinabi ko rin, ang mga pag-preach lang ng kaligtasan, yung mga taong ligtas din. Okay? So, hindi basta-basta pinupulo to. Amen? May Bible na ako, maliligtas na ako. Saan ako mag-umpisa? Hindi pwede. So, dapat may mag-share sa'yo. Pero, isasabi sa atin ngayon, yung excellency of the power of God, saan niya nilagay? Sikat din po itong verse na to eh. Ang daming verse po dito na memory verse of chapter 4. Inabagit ko alina sa yung sa 6. Ayan, yung 3, di ba? Ito na naman, 7. But we have this treasure in earthen vessel. So ito po yung, hindi po to safety box, no? Pag sinabing earthen vessel, parang palayok lang to. So kinukong pala po yung mga Kristiyano na yung glory ng Diyos, nilagay lang sa atin, mga mahina, na pwede tayong mag-break, pwede tayong mamatay. Yung po yung sinasabi dyan, eh, ba't gano'n, basto? Napaka-importante niya, bakit dapat yung mga preacher, parang mga ano, parang Iron Man siguro, parang di papatay si basto, kasi pag napatay si basto, wala na. Ba't hindi gano'n? Ito, sinabi naman niya eh. That the excellency of the power may be of God, sa Tagalog, para naman ang maitaas ang Diyos. Imagine nyo kung sobrang talino ni Pastor, yung bisita namin dito na isang araw, kwento ko na rin sa inyo, no? Kasi gusto kong tulungan, may isang ano dito na hindi ko maintindihan, bakit ganon? Para siya namamalimos na ewan, pero Baptist din. Pero mukhang mabait, kaya kinausap ko, parang namamalimos siya na hindi. Parang gano'n. Yung mga nagpo-preach sa bus, ganyan. Yung mga ba't napunta dito, yung ko. Pero, naawa lang ako. Pero sabi niya, ang galing ni Pastor magpaliwanag. Kasi pinaliwanag ko sa kanya, dapat niya maliwanagan siya. Kasi nga, may mga discarte niya sa buhay. Pa feeling ko lang, ha? Parang mali. So, sinabi ko, ba, dapat ganyan? Eh, ito sabi sa Bible. Ganyan. So, sabi niya, ang galing, ha? So, sana na-appreciate niyo rin. Amen? Kayo, na-appreciate niyo ba? Pero gusto ko sabihin dito, paano na kung sobrang galing nung tao, sinong may tataas ngayon? Ang galing ni Pastor. Kasi ang galing niya eh. Namatay si Pastor, tigil na ang church. Wala na eh. Hindi ganun. Kaya, sinadya po daw ng Diyos ng pagkatiwalaan niya ng kanyang kayamanan ay sino? Nilagay niya po yan sa mga tao lang na pwedeng mamatay, pwedeng manghina, pwedeng magkasala. Ganun po yung para siya yung may taas. So sana naintindihan niyo siya sabi ko. Ganito yan, kunwari, nagyabang ako, kunwari, si Pastor. Hindi ako pwede magyabang kasi mamatay lang din ako eh. Ngayon, ganun yung ibang pastor, ganun. Kaya yung ibang nabanggit ko sa inyo last time din, parang gusto niya kontrolin yung ibang church eh, kasi sobrang galing niya daw eh, palagay niya. Obviously, hindi niya sabihin ganun ha, pero na-sense ko lang. Kasi parang isa lang church ko, dapat hindi lang. Dapat, pati yung mga member niyo, dapat mag-re-limit dito yan, para ano. Ganun po yung naging attitude ng iba. Pero kaya ang ganda nung
ganitong sa mga churches sa atin, hindi na po focus sa isang tao kahit gano'ng agaling yung structure ng church, independent yan eh. Huwag mong pakialaman sa iba. Gusto mong tulungan, tulungan mo lang. Ganon. Okay, sana nakuha nyo. Medyo lumalalim pa. Yung mamaya, mas malalim pa. Okay. So, ito naman. So, ito yung sinasabi ko, ano ha, nabanggit ko na sa kanina, ano yung sabihin niyang earthen vessel, mga tao po yan, kaya didescribe niya ngayon, ni Paul, ito yung mga experiences niya, na parang isang tao, talagang tao, na hindi siya ganung agaling. Okay? Hindi siya walang problema. Kaya sabi niya dito, we are troubled on every side. Ang daming problema. Pero, not distressed. Ibig sabihin, hindi siya yung tipong bibigay na. Okay? Mga problema, pero daw bibigay. We are perplexed, but not in despair. Okay? Minsan nalilito rin sila, pero hindi yung walang, hindi ko na alam. Well, chinalin siya sa doktrina, di ba? Eh, naggaling siya sa Athens eh. Hindi, syempre, tatanungin ka dun. To the point na, ayoko na mag-preach. Wala pala akong alam. Hindi ganun. Minsan nalilito ka rin, pero pag nagpahinga, nagtanong ka, nagpray ka ngayon, tapos binasa mo yung Bible na naman, inaral mo. Hindi ko lang nasabi yung tama, pero tama pa rin ako. Entindihan niyo ba? Ganon. Not in despair. Persecuted. Yung tulad niyan. Pag-persecute. Alam niyo, persecute. Kasi inuusig. Kailangan natin yung basta. Ganon eh. Inuusig sila. Pinatalsik sila sa lugar nila. Umalis kayo dito. Kawawa. Wala naman silang ginagawang mali. Pero not forsaken. Okay, tinuusig sila pero hindi sila iniiwanan ng Diyos especially. Tsaka meron pa rin, may mga tumulong sa kanila. So ganun din sa atin. Amen? Cast down. Ano yung cast down? Parang nag-wrestling, binalibag. Boom. Ay, kawawa naman si Paul. Kawawa. Pero hindi naman, patay. Ganun ang buhay ng Kristiyano. Mahina tayo pero hindi tayo titigil. Amen? At actually, pag yung alala niyo yung ating church history seminar, ganun po nangyari, di ba? Yung Christianity, pinatay, sinunog, binaboy, tapos marami pang mga, alam mo na, mga false Christianity, andito pa rin tayo. Patay na yung mga tatay na sa panampalataya, pero, ano yung gusto ng Diyos, ginagawa pa rin. Nakita niyo, so immortal tayo eh. Hindi man tayo, pero yung salita ng Diyos, tsaka yung church. Yun ang sinasabi niya dito. So, okay lang, sabi niya. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So medyo binabalik niya kanina yung manifest, di ba? Paano makita ng tao yung katotohanan na nasa inyo? Ayan o, nakita niyo naman. Tingnan niyo kami. Nagugulpi kami dito, pero hindi kami natatakot. Hindi kami na... Ibang tao lang yan na walang pananampalataya at di niya naintindihan na may importante ginagawa niya. Matagal na nag-quit yan eh. Amen? Hindi tayo ganun. Yan sabi niya dito. Bakit daw? For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be might manifest in our mortal flesh. So yun nga, parang tataka siya, parang buhay pa rin ako. Naalala niya sa ating series, di ba? Ginulpe, buhay pa rin. Ginulpe, hinatak na siya dun eh. Buhay pa, siguro pag ano niya, buhay pa rin ako. Dinideliver siya. So, parang sinasabi niya dito, isa yan sa mga katunayan na talagang ginagamit ako ng Diyos at hindi niya pa ako gusto mamatay. Amen? And sabi niya, so then work it in us, but life in you. So, mag-shift naman siya. Okay kami, nagulpe. Okay kami, nahirapan. Pero kayo, ano nangyari sa inyo? As a result. Ano sabi niya? Parang kayo yung pinagyayaman. Obviously, hindi niya sinabing gano'n na, sige, forever yung mga lingkod ng Diyos, sa kawawain natin. Obviously, natakil na rin natin doon sa isang preaching. Pinapauna lang niya, pinopondohan lang kayo ni Paul. Bandang uli. Patulad nito, mga batang to, minsan hindi nakikinig, pero yan, sina Rapi, hindi nakikinig ngayon. Pero, pag natutunan ni Rapi yung pagtagal niya, siya na rin yung tumatayo dito. Amen? Yan ang ano namin sa inyo. Ngayon, okay lang yan. Masarap ang buhay. Masarap ang buhay. Pero kinukwento namin, pinagdadaanan namin, di ba? Ang mangyayari niyan, I hope, ha? Kayo naman later yung maglilingkod ng tapat sa Diyos. Amen? At totoo. Kaya sabi naman dito, medyo nag-move on na naman siya dito. Sabi niya, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore I have spoken, we also believe, and therefore speak.
So pag binasa mo ito, walang ang hirap intindihin eh. Pero kung naalala niyo sinabi ni James at saka sa ni Jesus din, kung ano yung narinig natin, ito yung sasabihin natin. Anong sabihin nun? Parang kanina, honesty. Okay? Alam niyo yung problema ng maraming preacher minsan, kaya hindi nila ma-preach yung gusto, dapat nyo nila ma-preach kasi gagawin nila, isipin agad nila, naku, pag-finish ko to sa mga bakla, naku, patay ako dito. Eh yung kilala ni isang kaibigan na pastor, bakla daw yun, nasa ngayon, pastor na, naku, may open yun. Diba? So, hindi naman sana mahirap i-preach yung salita ng Diyos, kaso may silang ibang iniisip. Okay, so again, gagawin nila, if i-filter nila yung kailangan sabihin, hanggang, so hindi naman ganyan yan, tapos narinig na iba, ganyan yan. Basta ano ba talaga? So, nalilito sila, nalilito na yung nakikinig sa kanila, anong mangyayari ngayon? Ha, lito-lito na. Kaya sinasabi dito, kung gusto ko na sabihin, kung ano yung narinig mo, ay yung sinabi ng salita ng Diyos, paniwalaan mo, sabihin mo. Tapos, ang istorya. Hindi mahirap. Eh, pastor, eh, pinersecute ka. Oh, mahirap yun, okay. Pero, sa konsensya natin, hindi mahirap. Amen? At saka yung madadagdag sa church, maayos. At saka yung mananatili sa church, yung mga maayos. So, bandang huli, hindi rin mahirap. Amen? Kasi nakita ko yung dilema ng iba, ganun eh. Kaya hirap na hirap sila mag-preach. Kasi alam nila, iba, aalis. Yung mga young people na mga hilig sa TikTok, pag tinanin mo yung TikTok, di na ito, babalik. Pag yung mga ang business nila, kunwari, may compromise, ano ba, kunwari, yung mga sa banko, tapos tinira mo yung banko, eh yung mga maka-Duterte, tinira mo sa Duterte, hindi na babalik to. Iniisip mo lang yun eh. Ito lang, mag-iisip pa ulit yan eh. Malay mo naman, matuto. Kaya yun lang, ibig sabihin niyang mahirap intindi na yan ah. Kung ano'y narinig mo, paniwalaan mo, salita ng Diyos yan, paniwalaan mo, yun din ang sabihin mo. Amen? Para walang lituhan. At wala din yung burden sa'yo. Kasi sinabi ng Diyos, pwede mo anytime sabihin niya. Sinabi ng Diyos eh. Sino sa kanya yung bakla, mabait yun? Eh, sinabi ng Diyos eh. Kailangan sila patayin eh. Oh. Paano? Diba? So wala akong problema. Narinig ko, tinusakin, sabihin mo. Okay, lang sabihin na. So, let's move on. Knowing that he which raised up Lord Jesus shall raise up us also by Jesus and shall present us with you. For all things are for your sakes, that abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. So ito, dati kong memory verse to eh. Anyway, paliwanag natin ha. So para tayo napunta dito. So kaya ngayon, tiwala mo rin kasi sa Diyos. Isa sa mga ginagawa ko lagi sa soul winning yan, itong familiar iba na ikinig sa akin eh, sasabihin ko, Jesus namatay, nabuhay magmuli. Sino nabuhay sa kanya? Sabi sa ibang verse, ang Diyos, Ama, sabi ng iba, sa Ama, iba, siya mismo. So anong sabihin o? Ibig sabihin, para sinasabi dito, magtiwala tayo sa Diyos. Kasi binuhay niya nga yung sarili niya eh. Kasi nung problema na tayo, ay, makulit na bata, ang kulit naman, laki ng problema ko. Hindi problema yan, kaya yan. Kasi yung Panginoon na nagligtas sa atin ngayon, nagtuturo sa atin, nabuhay nga siya mga patay eh. Anong kukumpara mo doon? Lahat po na makapangyarihan tao, isa sa mga hindi nila kayang labanan, kamatayan. Alam nyo ba yun? Makapangyarihan ka man ngayon, mayaman ka, nagbibilang na ng ano yan. Mahina na ako, anong gagawin ko dito? Yun ang totoo. Kaya po yung mga kaharian, hindi nagtatagal. Marami na mabago, bandang huli, kahit ano yung plano nila sa buhay, ang aking, yung kaharian. Ang tawag niya sa ano? Sa China? Dynasty. Magtatagal to ng 1,000 taon, eh. Ilang taon pa lang, patay ka na eh. Kaya naglalagay pa sa Egypt naman, lalagay yung mukha nila doon. Bandang huli, sisirain lang din. Hindi ganun si Jesus eh. Hindi siya na namamatay na. Kaya, ano yung dapat gawin natin sa Panginoon? Pwede nating paglaban, planuhin, at gawin nang walang yung tipong nag-iisip ka in the back of your mind. Para saan nga ba ito? Amen? Sana nakakasunod yung iba. Anyway, sabi, for all things are for your sake. Yun na, lahat ng ginagawa natin sa inyo naman yan eh. Sabi dito, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. So ano yung redound?
Alam niyo yung rebound, hindi rebound, wala yung mga tingnan natin yung rebound, ha? Parang ano yan, eh? Parang naiipon. Tingnan natin. Mas maganda yung definition mismo ng dictionary. Ano yung rebound? To become swollen, overflow, yan. To have an effect or good or ill. Ibig sabihin, umaapaw, parang ganun. Okay? So, ganito daw yan. Ang glory ng Diyos, tapos naglilingkod tayo sa Kanya, tapos pinagpapala tayo. Kasi magpapasalamat ka ngayon sa Diyos. So, ano mangyayari nun? Kaya nga, yan, kahit yung worship time natin, kaya po yung iba, ginagawa, yung iba naman, sobra naman. Pero maganda rin yun, yung choir natin, yung ating mga presentation, syempre yung preaching, tsaka kahit naman yung congregational singing natin. Sama-sama tayo nagpupuri sa Diyos. Sana naman mapuri siya. Amen? At saan siya na hindi napupuri? Yun nga, iba, hindi kumakanta. Yung iba, iba-ibang ginagawa. Ngayon, yung mga bata, tinuturuan pa natin yan. So, yung iba, salamat ng iba sa inyo. Inaano nyo, di ba? Kaysa naman walang kwenta yung music na alam nyo. Pero yan, nakisama mo sa, tapos later, pag naintindihan mong gano'ng agenda pala yan, makikisa ka na rin. Amen? So, yung pagsasabi dito eh, pag lahat yan ay nagawa natin para sa Panginoon, mas maraming papasalamat sa Panginoon, ano mangyayari sa Panginoon ngayon? Parang networking din. So, talagang dumadami ng papasalamat, talagang mapapapurihan siya, mag-swell siya. Ibig sabihin, yun na, lahat na. Parang ginagawa ng iba sa mga ibang tao. Ngayon, si Bongbong ang ano eh, di ba? Pero pigil na pigil kasi alam nung mag-anakaw siya eh. Pero imagine nyo, pag ganyan, di ba? Nung bagong ano si Noy Noy, talagang puso sa kanya atensyon. Ang galing niya, ang galing niya. Kahit hindi. Si Duterte, ganun din, di ba? So sana ganun sa Panginoon. Amen? Pag tiningnan yung buhay mo, bakit nasipag mo mag-church? Ba't nagbabasa ka na naman? Pray ka na naman dyan. Kasi ang Panginoon ang may tataas. Amen? Amen? 50 minutes. Last na. Pusin natin to. Kaya yon, binalik niya po kanina yung sinasabi niya kanina hindi tayo manghina. Okay? Kasi naman, naririn nyo naman yun daw. Tulad nung sa pag-ano natin, di ba? Ngayon, pagod pa ba kayo? Wala na, di ba? So, ganun sa paglilingkod. Magpahinga ka lang. Pero yung spirito mo, naririn nyo yan kung maayos ka sa Panginoon. Amen? So, tapusin na natin. Ito naman, medyo nag-ano siya. Kanina, sinasabi niya, dami niya na experience, di ba? Sa laman. Yung dito yung persecution, yung parang yung binabalibag. Ngayon, sasabihin niya. Paibasa niya nga. Ready, go. For our light of friendship, which is but for a moment, working for us a far more exceeding and eternal weight. Yun. So, sabi niya dyan, pagkatapos sabihin, gulpin na kami, hirap. Yun, pag naghihirap ka daw, parang yung isang oras, parang isang linggo yan eh. Pag nahihirapan ka, di ba? Sinsay niyo dito ang binunutan ng ngipin or something sa may nahirapan. Ako kasi medyo binabalik ko po yung ano eh. Nag-ano ako eh, nagpa-planking ako eh. Alam niyo yan. Nakalagay doon, 20 seconds lang. Alam mo, 20 seconds, ang bilis lang nung pastor. Eh, subukan mo mag-planking. Alam niyo planking? Nakabitin ka ng ganyan. Sa core yun, dito. Tapos yung pangalawang repetition, 30 seconds. Ay, parang ang tagal ng 30 seconds ah. Sino naiinip dito, gusto niyo umaman agad? Sinong nahihirapan dito? Ang hirap daw ng module. Module pa nga lang yan eh. Parang ka lang ano yan eh. Nag-aaral-aaral. Pero I understand, mahirap din minsan, di ba? Pero pagtsagaan mo lang, amen? Isa alala na yan, ang hirap. Biyahe pa lang, nasiraan pa tayo. Tapos pati basura nung dating tumira, tayo nga ano, ano ba yun? Hirap, di ba? Tapos kayo, sa Sabado, sinasama. Yung gaganyan nyo doon, ilang taon yun. Makikita nyo doon, makita nyo. Puro itim na eh. Lilinisin nyo. Pero baka yung tile sa baba, palitan natin. Amen? Parang maganda-ganda. Ang social naman. Tingnan natin, okay? Nakabot yung budget kasi talaga nakakadiri. Anyway, okay yung ano ha, pag naglilinis kayo Sabado, huwag nyo isipin na tagal naman ng araw, sana kakain na. Kakain tayo, uwi tayo. Amen? Ito, sa buong buhay natin, Kristiyano, sabi ni Paul,
eh, madali lang naman yun eh. Diba? Bandang muli sinabi niya. Kanina, ginulpi siya. Kanina, nasiraan siya. Diba? Wala yan. Sinabi, light affliction, parang wala yan, diba? Sino bang matindi ang wala pa nga eh, diba? Hindi pa nga kayo nasigaw sa soul winning eh. Napahiya lang kayo kasi nireject kayo, diba? Ayoko niyan. Ayoko nung soul winning. Parang kawawa. Kunti pa lang yan. So, which, but for a moment, sandali lang, Pastor, ang tagal ko nang nagpapagal eh. Parang yung nakakwento ko nga ng Monday, yung intindi ng kwento niya, parang gusto ko na nang bigyan ng magkano eh. Buti na lang, wala. Pastor, 7 years ako, ganyan, ganyan. Lahat sila ako, ganyan. Ayos ka, siguro kaya ka ganyan. Si Kesha, di na siya na-appreciate. But anyway, huwag kayong manghinayang, huwag kayong mainip. Amen? Saglit lang yan, sabi niya. But for a moment, sabi dyan, work it for us a more exceeding and eternal weight of glory. Kahit di kayo umaman dito, nag-iipon ka, naglilingkod ka, naglilingkod ka, naglilingkod ka, para ka nag-iipon nun. Kahit di mo makita dito. Amen? Amen. Naasal ka. Wala, minsan, ako pag nag-iipon siya ako, minsan yan ang problema ko eh. Pero tumigas na rin ako eh. Minsan pag hindi kayo suma, hindi kayo nag-i-amen, anong feeling ko dito? Mag-isa ako eh. Okay lang. Lalo pag may nasabi akong ewan ko, against sa inyo, nakasimangot na kayo. Okay lang yan. Sige. Tingnan natin. Kasi iniipon ko, ina-imagine ko kahit yung mga hindi nakikinig dyan. Sooner or later, mag ilang taon, siguro mga 3 years, si Rapi, ano na yan. Hindi lang na, ang ganda na ng busy siguro niya. Tapos maaga. Ganun na sana kayo ngayon, later. Amen? Yun ang nakikita ko, tinikita ko ito, sana makita ko talaga. Si ano, yan, iba, nagpapalda na sana. Ganyan kayo lagi, araw-araw. Yun lang ang gusto ko eh. Pero lagi sa eternal weight, ibig sabihin yan, pang matagalan. Hindi lang matagalan, pag sinang eternal, walang hanggan eh, di ba? Ibig sabihin, yung bigat ng glory ng iba yan, yung champion na naman yung sa basketball, next year, wala na naman yun, makakalimutan na yan. Unless manalo ulit sila ulit. Pero hindi eh. Ilang taon lang si Jordan dati parang Diyos sa mga ano yun. Yung mga pag naglalaro kami puro Jordan, hindi ko nga alam kung sino yun eh. Dumidila pa yun, di ba? Ha? Ginagawa niya talaga yun? Ngayon, nasa na si Jordan, ewan ko. Randa na. Yan po, yung paglilingkod natin, mabigat yan at eternal yan pag sa Diyos natin ginawa. So tapusin na natin. Kaya sabi dyan, while we'll... Ito, memory verse din natin to, tama? Tapusin na natin. Tapos actually ito eh, may sinasabi lang dyan, yung mga bagay na nakikita, temporal lang yan. Yung trophy ng Golden State, mauubos lang din yun. Ngayon, mayaman ka ngayon, may bahay ka, laki, maganda, mauubos din yan, yung sasakyan. Kala ko dati, sasakyan, forever na ganyan eh, tumatakbo, hindi pala eh. Kaya kinakabahan na ako yun, kasi nakilaman. Itingnan-tingnan ko, parang... Dapat lagi kang extra pera dito. Nakakatakot. Pero iniipon natin sa langit, paano? Yun ang maganda. May tanong, nag-iipon ba kayo? Nag-iipon ba kayo sa langit? Baka hindi nyo masabi yan kasi hindi talaga. Ngayon, yung mga bata, again, inaaral nyo pa lang eh. Amen? Nasabi dito, lahat yung mauubos. Pati mukha mo, natanda ka. Ngayon, pinagmamalaki mong sexy ka. Pagtanda ka yung may pinapakita sa Facebook, ganun eh. Buti pinapakita din eh. Yung mga dating maganda rin, papangit na ngayon. Dapat yun ang makita nyo. Amen, mga ladies. Atanda rin kayo. Sino maganda dito? Palagay nyo, maganda ka. Taas kamay. Atanda ka rin. Amen? Kaya that yun iniisip mo. Landi-landi. Isipin mo, Lord, bigyan mo ako ng maayos na asawa. Kahit tumaba ako, mahal pa rin ako. Amen? Yung mga anak ko, suportahan. Magkasama kami forever. Yun ang maganda. Tapos maglilingkod ka pa sa Diyos. Yun ang maganda lalo. Amen? Ganun ba ang ano nyo? Iniisip nyo? Sana ganun ha? Kung hindi, gawin nyo ng ganun. Timbang-timbangin nyo. Yung lakas nyo, lulipas yan. Dati si Brother James, tapos na tayo ha. Ang lakas din nyo sa basketball, ngayon wala na eh. Nakikita ko itong mga ito, tumatalon. Lakas! Ilang years lang, brad, wala na yan. Kaya,
Ganun lagi yung mga sentimento ng mga pastor din dyan. Kasi totoo yan. So, anong gagawin natin ngayon? Mag-invest tayo sa langit. Amen? Naglingkod tayo sa Diyos. So, yun lang po. Let's pray. Lord, maraming salamat. At ang inyong eternal weight of glory, Panginoon, maintindihan nawa namin yun. Bagamat, Lord, kayo po ay hindi ginagalang ng iba, kami po, we should do better. We look unto the things, Panginoon, na inyong pinangako sa amin, kung kami maglilikod ng tapat sa inyo, I pray na ganun din po, Lord, maging sipag kami, matapat, at yun naman ay unti-unting natutunan ng paglingkod sa inyo. So, tulungan nyo din po ang bawat isa. Maraming salamat sa mga nagisikap, andito, Lord, na ikinig, at umatin, I pray na kayo pong malalati sa aming paglilingkod at magtuturo sa aming as we continue, Lord, na magtiwala din sa inyo, Lord. Every week, every day, every year, mayroon kayo pong malalati. In Jesus' name, pray.